Kung ano yung puno, siya yung bunga. Tama po? Ang santol, hindi po pwedeng magkabunga ng atis. Tama po? Asa pa kayo? Kaya sabi ni Trillanes, unfit niya. Hindi na palaki ng tama. Kasi wala mang pong ano, magulang na magpapalaki sa kanya ng tama. Pamilya niya, wasak. Tatay niya, may asawang iba. Walang manners. Kaya pati yung kanilang mga followers, mga kababayan, wala ding manners. Masasama din ang ugali. Masasama din ang bibig. Tingnan ninyo po, yung mga supporters nila na magre-react dito po. Siguradong pagmumurahin din ako. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Lumipad mga kababayan yung satisfaction ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin nito, hindi tumatala po yung mga paninira sa ating Pangulo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po tumalab yung mga black propaganda laban sa ating Pangulo. Ah, di ba? 55% of Filipinos satisfied with Marcos 2 years into presidency. Sabi po sa survey na ginawa po ng Social Weather Station. So ito po yung pinaka-latest. Mas dumami po yung natutuwa sa ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Inday Anya, Mr. Maravillas, hindi man sinama rito sa service, Inday. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Binasa ko yung kwento, hindi man kasama yung Vice Presidente. Lumayas kasi siguro yung... Lumayas as Defense Secretary. Pagkatapos, lumayas pa sa ating bansa. Kaya hindi na sinama. Hindi, baka... Hindi lang siya kasama sa kwento ngayon. Inuunti-unti yung release ng SWS para siguro may excitement. Hanap buhay man yan ng SWS eh. Para abangan mga kababayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Baka bukas naman yung release para sa Vice Presidente and other officials. Pero by now, ang importante dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung Vice Presidente po, wala man tayong panginabang. Pagkatapos, kung makadimad mga kababayan ng security, wagas, isabi po ni Secretary Boying Rimolya, si Inday Anya, mas marami pa ngang security si Inday kahit binawasan siya ng 75 members ng PNP. Pero mas marami pa pala si Inday na security po kaysa sa ating Pangulo. Grabe man na niya, Mr. Maravillas, kung gano'n. Yan ang sabi ni Boying. Yan o, Sara still has 320 bodyguards, more than Marcos Jr. Makita niya, Mr. Maravillas, paiba-iba yung numbers ng security. Diba sabi mo? 433 siya. Yan yung sabi sa balita. Tapos binawasan ng 75, di 358. Ngayon naman, 320 na lang. Ano magagawa natin? Yan ang lumalabas po sa mga kwento. Anyway, ito yung yung latest na sinasabi po ni Secretary Rimolya ng Department of Justice. 320 bodyguards pa, more than Marcos Jr. Na-spoil po. Kaya nagbawasan po, nagalit siya. At sumulat kay General Marvil, hindi man lang tinawag na General, Romil Marvil lang. Nalagaan niya, Mr. Maravillas, parang hindi napalaki ng tama ng magulang. Paano mapalaki ng tama ng magulang na yung magulang mismo mali? Yung magulang, mga kababayan, walang good manners and right conduct, mismong sinigong. Ano man yung matututunan ng anak, mga kababayan, sa ama, na walang manners,
Hindi marunong po ano, rumispeto sa matatanda at hindi marunong rumispeto sa posisyon. Ang tawag kay General Romel Marbil. Romel Marbil, Marbil lang po. Wala talaga niya Mr. Marabillas na breeding. May breeding din po. German Shepherd. Matapang. Pero nagbawasan mga kababayan ng security. Galit na galit. Kinompromise daw yung kanyang security. Ganon mga kababayan. Si Hinday. Kaya hindi na sinama siguro ng SWS sa survey. Joke man lang po. Baka kasama siya. Kaya lang hindi pa ni-release ng ano, SWS yung para sa vice presidente. Abangan na lang po natin kung tumaas yung ratings ni Hinday o bumuloso. Kung tumaas pa yung ratings ni Hinday, ang ibig sabihin niyan, fake news. Di ba? Pero pag ano, pag bumuloso, authentic po, kahit walang butas. Makatotohanan pag bumuloso po. Pero pag tumaas pa, magduda na kayo. Minanipula po ni Xi Jinping. Ininfluensya yung survey. Kasi alangan man po, ang dami ng mga kapalpakan. Matas pa yung trust ratings. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ang kapanipaniwala po. Kaya ito, authentic ito mga kababayan. Very hardworking po, yung ating Pangulong Bongbong. Ito po yung ano, sabi rito, basahin ko po sa inyo. Majority ng mga Filipinos satisfied sa performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 2 years na pag-upo bilang ating Pangulo. Base dito mga kababayan sa result ng ano, second quarter 2024 social weather survey na ginanap po June 23 to July 1. Nirelease kagabi ng SWS. So sabi dyan, SWS found that 55% ng adult Filipinos convincido, satisfied with Marcos. 5% percentage points na mas mataas kaysa noong Marso. 15% undecided, 28% were dissatisfied, for a net satisfaction ratings of positive 27, kung saan 7 points siyang higher kaysa nung nakaraang survey nung Marso. Di ba ayos na ayos mga kababayan? Ito pong serving ito, believable, pag yung Pangulong Bongbong mataas, kasi kitang-kita naman po, kahit nga po yung ano, opposition senator na si Coco Pimentel sa kanyang kontrasona na yon, sabi po ni Coco Pimentel, ang nakita ko niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit magkaiba kami sa pag-solusyon sa prinsipyo as mga pamamaraan sa pag-solusyon sa mga problema ng ating bansa, pero yung ating Pangulo niya is trying his best. At alam ko niya from my heart na mahal ng ating Pangulo ang ating bansa. O, di ba? Mga kababayan, yan ang katotohanan niya. Si Pimentel po, dating ano, dating kaalyado ni Digong. Pero ngayon po, magkaaway na. Inagaw kasi po yung kanyang partido, yung PDP. Talibasa pro-China po. Saan pa man magmana, kundi kay Xi Jinping, mangaagaw ng teritory. Mangagaw ng hindi kanya. So sabi rito mga kababayan, among geographical areas na nakakuha po ng highest satisfaction rating yung ating Pangulo, sa Balanced Luzon 60% po siya, then sa Metro Manila 57%, mula 56%, so tumaas din siya. Sa Visayas mula 49%, 55% na siya. Ang kikita po ng ating mga mamamayan Filipino, yung totoong naglilingkod sa ating bansa. So sabi dyan, while he got the lowest score in Mindanao at 46%, this was a 15 percentage point jump mula sa 31% score niya noong Marso, raising his Mindanao net satisfaction rating to positive 5. Mula sa negative 19, nagbunga po yung pag-iikot ng ating Pangulo.
sa Mindanao para mamigay ng mga ayuda kasama yung mga congressmen. And almost lahat ng mga congressmen from Mindanao sumama na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa partido ni Martin. May latest nga ngayon po, yung gobernador po ng Sulu, si Governor Sakurtan, tapos 49 other politikos, sumama na po sa lakas CMD ni Martin Romualdez. Yan po, sabi dyan, for a better life for our people. Sulu Governor Sakurtan, 49 others joined lakas CMD. Tuwang-tuwa na naman po si Martin Romualdez. Di ba? Biglang lipad po si Martin papuntang Hulo para mag-administer ng oath of membership to his new members kahapon po. Sabi po ni Martin Romualdez, I take your decision to mean that you share our aspiration and the vision of President Ferdinand Marcos Jr. for a better life for our people and a more progressive Philippines, sabi po ni Martin. Governor Tan's group is the single latest group of local officials to join Lakas CMD all at once. Eh, yung grupo po ng mga nausog, patunaw na po yung grupo ni Digong, lalo pag ano po, pag na-release na yung warrant of arrest sa kanya ng ICC, may blue notice na nga po yung Interpol. So I think malapit na pong kaladkarin si Digong at kanyang mga kasama sa War on Drugs. Si Atty. Rocky po, taranta na. Balikan natin yung result ng survey po. So sabi dito sa analysis ng Social Weather Station, yung net satisfaction rating po ng ating Pangulo increased among those age 18 to 24 by 8 points. In those age 55 and above, by 12 points. Net satisfaction with Marcos also rose among non-elementary graduates and junior high school graduates, sabi po ng SWS. 9% ng ating mga kababayan expect Marcos to fulfill all his promises. 17% expect most. 48% a few. And 23% almost none or none. 8% say the Philippines got very much benefit. 37% much benefit from Marcos' foreign visits. 22% expect Marcos to succeed. 18% say he will not succeed. And 60% say it's too early to tell. Yung 18% po, ito yung mga dilawan at saka rabid na usog. So kukunti man lang po sila. During the survey period, as well as the period between surveys, among the dominant issues were the resignation of Vice President Sara Duterte from the Marcos cabinet, the continued aggression of China in the West Philippine Sea, and the Philippine government's response, and the congressional inquiries into the Philippine offshore gaming operators in suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Goo. Madaling sabi, nagustuhan nila yung pag-resign po ni Inday. Nakatulong po sa ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang ibig sabihin nun, nang si Inday, kayo ni Timpa, maraming naiinis po sa mga mamamayang Pilipino kung bakit si Inday na wala man pong contribution, nananatili na DepEd Secretary. Ayun sa niya, Mr. Maravillas, yung analysis mo. O di ba ganon? Yan po ang factual, truthful and factual analysis natin. Kasi yung survey, ginawa nung mag-resign si Inday, biglang tumaas. E dati, mababa. Ang ibig sabihin nun, inis yung mga mamamayang Filipino. Pabigat. Madaling sabi, naging pabigat pa sa ating Pangulo, sa administrasyon niya, yung presence ni Inday. Kaya mabutit umalis si Inday. Sana huwag na lang siyang bumalik. Di ba? In-interview nga po si Trillanes ni Richard Hidarian. Sabi ni Trillanes po, si Inday po, unfit bilang vice presidente. Lalo na siyempre pag presidente, unfit sa pagiging vice presidente. Hindi niya naturuan ng magulang.
Sabi ko nga po, anong ituturo ng magulang kay inday na magandang pag-ugali? Na mismong yung magulang, yung tatay, masama ang ugali. Oh, ito yung ano, interview ni Richard Hilarion kay Trillanes. Sabi ni Trillanes, Sara, unfit for office. Psychologically unfit niya si Inday na mag-serve bilang vice presidente. Iparinig ko po sa inyo. Sabi ko nga, well, I'll be honest, I think she's psychologically unfit to hold the office of the vice president. And doesn't have the wit. Yeah, and doesn't have the wit and charisma of the father. I mean, Digong, yeah. We have all met Digong. He's quite a, you know, again, I completely disagree with the guy, but in fairness, he has that political touch, he has that charisma and charm. Ano siya? Marunong siyang mag-deal with different kinds of people. Pero itong mga anak, may mga problema. Nakita mo si Pulong, nakita mo si Sara, nakita mo si Baste. Parang hindi na palaki ng maayos, no? Kumbaga, I'm going to be kind, ano, and nice in this. Hindi na palaki ng maayos. Yan sinasabi natin. Parang hindi anya na palaki ng maayos, sabi ni Trillanes. Paano mapalaki ng maayos? Ngayong mismong magpapalaki, hindi din maayos. Mismo yung tatay, kung ano yung puno, siyang bunga. Yan po sabi sa Luke 6:45. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Masama ang bibig ng tatay, masama ang bibig ng anak. Tambaluslos. Kung ano yung puno, siya yung bunga. Tama po? Ang santol, hindi po pwedeng magkabunga ng atis. Tama po? Asa pa kayo? Kaya sabi ni Trillanes, unfit niya. Hindi na palaki ng tama. Kasi wala man pong ano, magulang na magpapalaki sa kanya ng tama. Pamilya niya, wasak. Tatay niya, may asawang iba. Walang manners. Kaya pati yung kanilang mga followers, mga kababayan, wala ding manners. Masasama din ang ugali. Masasama din ang bibig. Tingnan ninyo po, yung mga supporters nila na magre-react dito po, siguradong pagmumurahin din ako. Di ba? Kasi yung natingala nila sa kanilang leader, masamang pananalita, masamang bibig, masamang puso, masamang pang-uugali. Kaya nga po, hindi ko pinapansin yung mga buzzers nating DDS. Kasi bakit natin papatulan ang mga ganyang uri ng tao? Ililevel natin ang ating pagkatao sa pagkatao nilang bulok. Di ba? Kaya tingnan ninyo yung mga kasama nila. Tulad ni abogado siya, si Attorney Roque. Ganon din kung magsalita. Masama kung magsalita kasi masama yung kanilang kalooban. Pag masama yung puso, masama yung kalooban, yun daw ang lalabas sa yung bibig. Kaya si Inday po, walang pagrespeto sa kapwa niya mga opisyal. Tawag po kay General Rommel Mardil. Rommel, kaya ngayon po, hindi pa matapos-tapos yung controversy ng pagtantrums ni Inday. Yung Congress nag-react po at pati ngayon yung DOJ. Sabi po ni Secretary Crispin Rimulya, no big deal niya yung pagtanggal ng pagbawas sa kanya ng security. Sara still has 320 bodyguards, more than Marcos Jr. Rimulya, however, declined to provide specific numbers on the president's security detail, citing security concerns. The PNP earlier explained that the redeployment of some of Duterte's security detail was to address the shortage of personnel in Metro Manila. It ensured that the move was properly coordinated. Nagalit po si Inday at yung mga supporters niya. Nagbanta pa. Pag may nangyari anyang masama, kay Inday ang suspect niya si Marvil. Magkatapos, yung PNP ina-accuse po ng surveillance or casing sa bahay daw niya. Ganun naman pala, ina-accuse niyo, wala na kayong tiwala sa PNP. Tapos magpapasecure kayo sa police. Di magsarili kayo ng security. Kaya sa
Banat mga kababayan ni Inday sa PNP, ayon, yung Congress po, hindi nagustuhan ang mga sinasabi ni Inday. Marami na mga congressmen yung nagsalita. Ang latest ngayon po, si Congressman Suarez. Sabi ni Congressman Suarez ng Quezon, let him do his thing. Yan po sabi po ni Congressman David J.J. Suarez ng 2nd District ng Quezon, House Deputy Speaker. Let's just allow anya the PNP to do the necessary reform agendas and reorganization. Naintindihan naman natin, anya, naintindihan natin that we have a new chief PNP and I'm sure that the task is very heavy on his shoulders to address the issues confronting the PNP. So let's give him a few months in the opportunity to implement his reform program. So siguro, bahagi din po ito sa kanyang pinapatupad na reforma para ayusin ang ating kapulisan. Binawasan lang po ng 75 personnel. Grabe na po yung pinagsasabi ng mga Duterte. Inaaway na po, pati yung general, hindi man lang irespeto yung rango at yung edad niya. 55 years old na po si General Romel Marbil. Matanda na sa kanya, sabihin pa siya yung vice presidente. Pero she has to respect the position ng ating PNP Director General. Di ba pwedeng tawagin niyang General Marbil? Talagang Romel, sabi nga masyadong nakakalalaki. Babaeng nakakalalaki, masyadong bully po. Tapos pinalalabas nila, inaapi si Inday. Inaapi ng ating Pangulong Bongbong, maniwala sa inyo. Yung ating mga mamamayang Pilipino po hindi maniwala sa mga propaganda nila. Ang ebidensya, ang mataas na ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos matapos na mag-resign si Inday sa DepEda Secretary. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and deals payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung aming mga bagong clients. Yan po mga British tourists. Ito naman po international. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Ang Gucci Berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ayos. Ayan man lang po, mga kababayan. Bye-bye.